Special shout out muna tayo ngayon sa ating mga member, mga idol. Lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga ito dahil sa ilang buwan na pagsusuporta sa ating mga channel, ilang buwan na hindi nagsasawa sa pagmamahal at pagbibigay ng kaunting tulong buwan-buwan dito sa ating tatlong channel. Sisimulan ko sa mga pinakamatagal hanggang sa mga bago. Shoutout kay Idol Marvin Maliberan na nagiging member ko sa tatlong channel at laging nagsusuporta sa akin simula pa noon, kay Ate Bing Batingber, Miss Miami Laurel, Ava Atender, sa aking kasamahang guro dati na si Sir Jovanix, kay Blind Glenn Family TV. Shoutout at maraming salamat sa lahat ng mga blind community, kay Matt Vlog, sa mga bago na sina Queen Jason Jason, at kay Idol Rick Quijano, sa dating member na si Luz Paul, sa mga beaker, sa mga security guard sa buong Pilipinas, at sa lahat ng mga OFW. Mahal na mahal ko po kayo, mga idol, at mabuhay po kayo. Simulan na po natin ang ating kwento. Ilang sandali, suminyas na ang kulmi na dapat na simulan na nila ang bakbakan ng kanilang mga manok. Uwi ka nitong si Lolo Agaton. Handa na si Maning, kaya pwede na nating simulan ang bakbakan. At binitiwa na nito ang kanyang manok na pula. Ganon din ang ginawa ng manok ng mga aswang. Napaka-agresibo ng mga manok ng mga aswang. Agad na umaatake ito sa manok ni Lolo Agaton. Napakabangis at sunod-sunod ang mga pagpalo ng ginawa ng manok nito. Nagsisigawan na ang mga sabungiro. Ngunit hindi rin nagpahuli itong si Maning. Ubod ng kisig na nakipagsabayan din ito sa manok ng mga aswang. Hindi ordinaryo ang manok ng kanilang kalaban ngayon. Hindi ordinaryo ang manok na kalaban ni Maning, dahil isa itong aswang na nagkatawang manok. Ngunit kahit na ganun paman, matapang na nilalabanan ito ni Maning dahil na rin sa tulong ng mga pangkarga na dasal nitong si Lolo Agaton. Hanggang sa lumipas ang mga minuto, dahil sa matinding bakbakan ng mga manok, kapwa gumiwang-giwang na ang mga ito. Ang manok ni Lolo Agaton, nagkaroon na din ito ng sugat sa katawan. Ganon din ang manok ng kalaban, may malalim din itong sugat. Nagtataka pa nga ang mga aswang na nagmamay-ari ng manok na iyon kung papanong nasusugatan ang kanilang manok. Kaya agad na hinala ng mga ito na hindi ordinaryo ang nakakalaban nila ngayon. Wikan ng isang aswang. Mukhang alanganin ngayon ang ating sitwasyon. Mukhang matatalo ang ating manok. May malakas na karga ang kalaban natin. At ramdam ko kung gaano ito kalakas. Uwi ka naman ng pinuno ng mga aswang. Markahan mo ang grupo nila. Mga dayo ang mga iyan. At ipapatikim natin sa kanila ang dapat nilang kalalagyan. Ilang sandali pa ang lumipas, tuluyang natalo na din ang manok ng mga aswang. Galit na napatitig ang grupo ng mga aswang doon sa grupo nila ni Lolo Agaton. Lumapit naman agad itong si Lolo Agaton doon sa grupo ng mga aswang para kunin ang gintong na panalunan nila. Wikan ng matanda sa mga aswang. Malakas din ang manok ninyo. Maswerte at natalo ito ng aking manok. Hihi, pasinsyahan na ninyo mga kaibigan. Ganon talaga. Kahit na malalakas pa ang ating mga manok, may tatalo pa rin ito. Sagot naman ang pinuno ng mga aswang. Sige lang tanda, tumatawa ka pa ngayon. Napatitig itong si Lolo Agaton doon sa mga aswang. Parang kakaiba ang sabing iyon ng pinuno nila. Kaya sagot naman ng matanda habang sumeryoso na ang pagmumuka nito.
huwag niyo akong subukan dahil hindi ninyo ako kaya. At tumalikod na nga ito pagkatapos bumalik na doon sa kanyang mga kasama. Nakaramdam ng kakaiba itong si Lolo Agaton. Kaya nakatatlong sultada pa lamang ang mga ito. Wika na nito sa mga kasamahan na kailangan na nilang umuwi. Nang mapalingon kasi ito doon sa mga taong nasa gilid ng luna, nakita niyang walang mga kanal din ang mga ito sa pagitan ng kanilang mga bibig at ilong. Kaya ang hinala ng matanda, maaaring mga aswang din ang mga ito. Tanong nitong si Kapitan Umpoy, "Bakit Lolo Agaton? May problema ba?" Ang sagot naman ng matanda, "Doon na natin pag-usapan ang mga bagay na iyan sa ating kubo. Hindi pangkaraniwan ang aking naramdaman." At naglalakad na itong si Lolo Agaton palabas ng sabungan. Nagtatakaman ang grupo nila ni Kapitan Ungkoy. Mabilis din na sumunod ang mga ito sa matanda. Nakaramdam din ang mga ito ng pagkabalisa. Habang naglalakad ang mga ito, tahimik ang lahat at parang walang gustong bumasag sa katahimikan na iyon. Hanggang sa makarating na nga ang mga ito doon sa kanilang kubo. Dito na nagsasalita itong si Lolo Agaton. Uwi ka agad nito sa kanyang mga kasama. "Kapitan Ungkoy, iligpit na ninyo ang inyong lahat ng mga gamit. Kailangan na natin na makaalis agad sa lugar na ito. Kailangan natin na hindi maabutan ng gabi dito sa lugar ng sawang." "Bakit, Lolo Agaton?" ang tanong muli nitong si Kapitan Ungkoy. "Kapitan Ungkoy, lugar ito ng mga aswang. Napansin ko kanina, lahat ng mga taong nasa loob ng sabungan ay walang mga kanal sa pagitan ng kanilang bibig at ilong. Iisa lamang ang ibig sabihin noon, Kapitan Ungkoy. Mga aswang ang mga ito. Kakaiba ang pagbabantan ng aswang ang nagmamay-ari ng manok na nakakalaban natin kanina at ang sinabi na sa tingin ko ay pinuno ng mga ito. Mukhang may masamang plano ang mga ito sa atin. Kaya hanggang may araw pa, kailangan na natin na makababa ng patag." Sa kanilang narinig, mabilis nang kumilos ang mga ito. Agad na iniligpit nila ang lahat ng kanilang mga gamit. Sa isip din itong si Kapitan Ungkoy, hindi naman sila lugi sa pagkakataong ito. Medyo may karamihan na din ang kanilang dalang mga ginto. Makalipas lamang ang mahigit sa isang oras, saktong alas 4 ng hapon, umalis na ang mga ito doon sa kanilang kubo. Nakakasalubong ngayon nila ang nagmamay-ari sa kanilang inuupahan na kubo. Nagtataka pa nga ito kung bakit agad na silang umalis at bumaba ng patag. Habang nagpapaliwanag itong si Lolo Agaton, napapansin niya na wala ding kanal ang kanyang kausap sa pagitan ng bibig at ilong. Kaya alam ni Lolo Agaton na aswang din ang kanilang kausap at ang nagmamay-ari ng mga kubo. Kahapon, may kanal pa ang mga ito. Maaaring sa mga oras na iyon, may mga nakabakod pang mga orasyon sa lahat ng mga ito. At malamang nakakalimutan ng mga pinuno ng mga aswang ang magdagdag ng orasyon sa araw na ito. O maaaring masyadong kampanti ang mga ito dahil sa tingin nila hindi makakatakas ang grupo nila ni Lolo Agaton sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng mga ito, narating na nila ang sentro ng lugar. Panay din ang usal ng mga orasyon nitong si Lolo Agaton dahil kailangan niyang makasiguro na hindi aswang ang masasakyan nila pababa doon sa patag. Ilang sandali pa, doon sa bandang unahan ng sentro, nakakita ang mga ito ng tatlong mga jeep ang nakaparada.
Simula noong pagdating nila, tanging ang tatlong mga jeep na iyon ang laging pumaparada doon sa unahan ng sentro. Kaya nga, nagtataka ang grupo nila ni Lolo Agaton kung bakit ayaw ng mga ito na lumapit mismo dito sa pinakasentro ng Sawang. Ngunit ngayon, alam na at naintindihan ni Lolo Agaton ang dahilan ng mga ito. Hindi mga aswang ang mga ito. Maaaring ayaw ng mga ito na magkakaroon ng makakaalitan na mga kapwa driver sa lugar na iyon. Dahil alam ng mga ito na mga aswang ang lahat ng mga tao dito sa lugar ng Sawang. Uwi ka ni Lolo Agaton. Tara na! Doon tayo makikisakay sa tatlong mga nakaparadang mga jeep na nasa unahan. Nakakasiguro akong mga tao ang mga iyan at hindi mga aswang. May mga ilang tao ang naninirahan doon sa sentro ang napatitig agad sa kanila. Nagtataka din ang mga ito kung bakit umalis agad ang mga dayo sa kanilang lugar. Tatlong araw pa lamang ang mga ito at marami pang mga magaganap na mga pasabong sa mga susunod na mga araw. Napapansin din nilang parang nagmamadali ang grupo ng mga ito. Pagkadating nila ni Lolo Agaton doon sa mga nakaparadang jeep, agad na umarkila sila ng isa. Tanong-panong isang driver, "Bakit Lolo? At parang nagmamadali kayo?" Tumitig muna ang matanda sa driver na nagtanong at sagot nito, "Marahil ay alam mo na ang kasagutan. Batid kong sa tagal ng panahon ng pananatili ninyo sa lugar na ito, ay alam nyo na kung anong klaseng mga tao ang mga naninirahan sa lugar na ito." Napatitig ang tatlong mga driver kay Lolo Agaton at kinutuban ang mga ito. Hinala nila na may mga nangyayaring hindi kaaya-aya sa mga ito. Wika nung isa, "Tara na, sumakay na kayo. Aalis na tayo sa lugar na ito." Pati pa nga ang dalawang mga driver, sumabay na din ang mga ito sa kanila kahit na walang mga pasahero. Dahil batid nilang may mangyayaring masama sa mga ito. Uras na maabutan ito ng mga aswang at takot ang mga ito na madamay pa. Pag may nakusunodahan ang mga aswang na ito, hindi nila hahayaan na makalayo at makatakas pa. Sa mga oras din na iyon, maraming mga aswang na galing doon sa sabungan ang mabilis nang tumakbo papasunod doon sa grupo nila ni Lolo Agaton. Nang walang maabutan ang mga ito, sinundan nila ang mga ito doon sa sentro. Ngunit napag-alaman nila na pababa na ang grupo ng mga ito doon sa patag, kaya walang sinayang na oras ang mga aswang. Mabilis nilang sinundan ang mga jeep na pababa. Sumama na din ang karamihan sa mga aswang na naninirahan sa lugar na iyon para tugisin ang grupo nila ni Lolo Agaton at huwag hayaan na makatakas ang mga ito. Habang pababa naman ang grupo nila ni Lolo Agaton sa baba, agad na naramdaman ng matanda na parang may mga sumusunod sa kanila. Napalingon ito sa kanilang pinanggagalingan. Tanong nitong si Kapitan Ungkoy nang mapansin ang matanda, "Bakit Lolo Agaton? Anong meron doon sa unahan?" "Kapitan, mukhang may mga sumusunod sa atin. Papakagat na ang dilim. Kailangan na makarating tayo ng patag bago tayo maabutan." Napalingon na din ang mga kasamahan ni Lolo Agaton doon sa mga kakahuyan na kanilang pinanggagalingan at muling kinakabahan na naman ang mga ito. Itong si Ropo, tulad ni Lolo Agaton, unti-unting naramdaman na din niya na may mga sumusunod sa kanila na mga nilalang. Naunang bumaba ang dalawang jeep na kasama nila. Bukod sa walang sakay na mga pasahero, ang mga ito
napakabilis din ng kanilang ginawang pagpapatakbo. Makalipas pa ang ilang minuto, sa kamalas-malasan pa, biglang nasiraan ang kanilang sinasakyan na jeep doon sa mga kakahuyan. Napamura ang driver nito kung kailan pa nagmamadaling makababa ang mga ito. Saka pa nasiraan ang kanilang sasakyan. Dito na nilukuban ng takot ang lahat na kasamahan nitong si Lolo Agaton, maliban sa matanda at itong si Rupo. Utos kaagad nitong si Kapitan Ungkoy na kailangan nilang tulungan ang driver na ayusin ang sira ng sasakyan para agad na muling makaalis ang mga ito sa lugar na iyon, dahil nakaramdam na ito ng kaba at takot. Bumaba ang mga ito ng jeep at tinulungan itong si Mang Ruben, ang driver ng sasakyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, napatigil ang mga ito sa kanilang ginagawa nang makarinig ng mga angil sa paligid. At wika nitong si Puldo, "Lolo Agaton, tingnan mo sa ating likuran." Alas 6 na iyon ng gabi, kaya madilim na ang buong paligid. Ngunit paglingon ng mga ito, naaninag pa rin nila ang maraming mga nilalang ang naglalakad doon sa may kalsada sa kanilang likuran, at papalapit na ang mga ito sa kanila.